Hello mga bossing, welcome back to my channel. Alam niyo po ba mga bossing ko kung ano-ano po ang mga iba't ibang sinyales na merong mga good spirit po sa inyo or kaya po merong mga duwende na mababait at ganoon din po ang mga negatibo or kaya merong pong fairy sa loob ng inyong bakuran o sa loob ng inyong tahanan. Kayo po ba'y naniniwala sa ganyan? Alam niyo po ba mga bossing ko na halos karamihan or halos lahat naman po ay meron tayong ganyan na hindi nyo lang nakikita at kaya lamang po merong masama at merong mabuti po nito. Yung masama, kailangan itaboy po natin siya at ituturo ko po sa inyo kung ano po mga pwede nating pantaboy po sa kanila at ganun din po yung mga pag-aalay kung ano po ang gusto po ninyong ialay sa mga mabubuti naman na para po mas lalo tayong swertihin. Naniwala po ba kayo sa mga ganyan? Kasi merong nagbibigay ng mga problema, meron naman po na nagbibigay ng swerte. Ngayon po, para maka-attract tayo ng swerte, subukan nyo po ito na ialay po sa kanila or gawin po natin ito upang sa ganon ay makadagdag po tayo sa mga swerteng dumarating po sa atin. Kung kayo po'y naniniwala sa mga ganito, pero kung hindi kayo naniniwala, ay siya huwag nyo po itong gagawin. Pero kung kayo po'y naniniwala, ang video ito ay para po sa inyo. Mga bossing ko, kung ano po ang mga sinyales na malalaman ninyo na meron pong kakaiba sa loob ng inyong tahanan na hindi nyo nakikita, pero ito po'y akala nyo po'y kayo lang nakatira, pero sambagay na pakarami po nila dyan. Ano po ba ang mga sinyales na meron po dyan sa loob ng inyong tahanan? Basta ang importante, kayo po'y sinuswerte, okay po yan. Pero kapag ka mga negative ay kailangan alisin po natin. Ayan, babanggitin po natin dito isa-isa paano po natin maaalis po yan at mawawelcome palalo yung mga positibo. Unang-una, halimbawa, ang inyong pusa or kaya ang inyong pong aso ay naglalaro ng sila lamang. Halimbawa, yung aso ninyo, tahol lang tahol, tas parang may kalaro po siya. Sinyalis po yan na maaaring merong nakikita ang inyong mga alaga na hindi nyo nakikita. Ganon din po yung mga pusa na parang may ginaganyan-ganyan sa ano eh, sambagay nilalaro siya ng fairy or kaya ng duwende na nakikita niya pero hindi nyo po nakikita. Yan po mga ganyan, yung mga alaga po natin, sila po yung madalas nakakita niyan. Kaya minsan, takin ng takin sila, may mga nakikita or kaya yung mga, alam nyo na kung ano yung may nakikita silang mga espiritu, lalo-lalo na kapag magno-November, yung mga humahabol, kung tawagin. Ayan po, yung ano ng aso, yung bawal pong bagitin dito, alam nyo na po yan. Ngayon po mga bossing, kapag naman po halimbawa, yung inyo pong gatas, or kaya yung tsokolate ninyo, na yung pong liquid ha, eh malayo pa ang expiry date, at ito po ay katakatakang malayo pa eh na-expired na kagad, maaaring meron pong uminom po dyan na hindi nyo nalalaman, kaya mabilis po siya na expired. Ganon din po mga bossing ko, yung tipo na sinarado mo na ang pinto, tapos pag tingin-tingin mo eh, bukas na naman, pero alam ako magnanakaw po yan ha. Pero yung tipo na wala naman po, na wala namang magnanakaw po sa inyo, pero tanda-tanda nyo, sinarado nyo ang pinto, ay bigla itong nakita nyo yung nakabukas na. Yan po mga bossing, ay senyalis din. Ganon din po yung mga senyalis na mga bakas na maliliit na paa, yan po isa rin sa mga sinyalis na meron din po sa inyo. Ganon din po yung halimbawang merong naglalaro sa inyo na nailapag mo, tanda-tandaan mo, doon mo siya inilapag pero hindi mo siya makita, may naglalaro po niya sa inyo. Tapos pag hindi mo na siya hinanap, saka mo siya makikita. Yan po ba yung nangyari na sa inyo? Sinyalis po yan na meron po dyan sa loob ng inyong tahanan na nilalaro lamang po kayo kasi hindi nyo nga siya napapansin. Ganon din po yung halimbawa eh, yung pagkain ninyo eh, nautik-utik na nabawasan, pero nalaman kung kinakain ng isa sa miyembro ng pamilya, pero yung tipong kayo lang mag-isa, tapos nababawasan siya na nababawasan, ayan po eh, may kakaiba po dyan, meron kayong hindi nakikita. Ganon din dun sa tubig, na malamig naman ang panahon, pero makikitaan mo eh, isang puno yan eh, may kalahati na lamang. Yung mga ganyan, yan po yung mga sinyales na meron kayong kasama. Ngayon po, yung mga negative, paano po natin naman to aalisin? Ayaw na ayaw po ng mga negative na spirit, yung asin. Kaya mas mainam, swerte na meron kayong asin. Kasi mga good spirit,
gusto po yan. Pero yung mga bad, ayaw po ng asin. Ayaw din niya ng mga windshield or windshine, yung mga metal na natunog. Nasasaktan sila dyan sa tunog niyan, ayaw nila yan. Kaya yung mga negative, lumalayo po yan kaagad. Ganon din po, yung tipo na kayo'y nagpapausok. Kapag po kayo nagpapausok, mapa-insenso, mapadahon ng laurel, or kung ano mga herbal na pinapausok po ninyo, ayaw din niya ng mga negative. Kaya kung gusto nyo, magpapausok po kayo kahit once a month para maitaboy ang mga negative. Ganon din po yung pagkakaroon ng mga iba't ibang halaman, higit sa lahat yung mga herbal na kasasangsang ang amoy, ayaw din po niya ng negative. Lahat ng mga pampaswerte ang aking sinishare sa inyo, in short, ayaw na ng negative. Kaya mas mainam, meron po tayong mga ganitong halaman para maitaboy ang mga negative. Paano naman po natin mas maa-attract ang mga mabubuting espiritu o yung mga pairing yan o mga duwending yan, yung mga mabubuti para lalo po sila matuwa, para po sila ay mas mag-inganyo ng swerte po sa atin. Mag-alay po kayo ng mga wines, candies, yung mga oranges, basta yung mga tas tubig, yan. Gustong-gusto po yan ng mga positibo na mga nasa loob nating kapaligiran na hindi nyo po nakikita. Yan po ay mas makaka-attract po sila sa ganyan. Ganon din po yung pagpapatunog ng mga iba't ibang sounds, kagaya po halimbawa ng bell. Yan, gusto po niya yung mga positibong hindi natin nakikita, gusto po niya yung mga tunog ng ganyan. Ayaw naman yan na sobrang tahimik. At ayaw din naman ng mga positibo, yung mga maiingay na magugulo, yung tipo ba na mga nag-aaway, ayaw nyo ng mga positibo, lumalayo naman po yan. Para po hindi yan lumayo, ay kontrahin ang mga pag-aaway, at ang mga pag-aaway naman, ang iniinganyo nyo po dyan ay yung mga negatibo mga espiritu. Ganon din yung mga negative na mga duwende, yan, kung kayo pinaniniwala. Kapag nag-aaway-aaway kayo, yung mga negative, natutuwa yan, nagdidiwang po yan, at mas lalo mag-welcome po sila ng marami sa loob na ating tahanan. Ngayon po mga bossing, yan po ang ilan sa mga pangitain or mga dapat nating gawin para po ma-welcome ang mga positibo at maitaboy ang mga negatibo na hindi natin nakikita. Kaya kung kayo po isa sa mga niniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ay subukan nyo po itong gawin yung ating mga nabanggit para po mag-flow po sa atin ang swerte. Yun lang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Salamat po mga bossing!